Good day and happiness life, mga ka-life change. Sa video ito para sa mga ka-OFW ko or ka-life change OFW. Dapat ngayon pa lang po pinaghahandaan nyo na ang inyong pag-retirement kasi hindi po panghabang buhay ang pagiging isang OFW. Hanggat may lakas ka pa, dapat nagtatabi ka na. Huwag padala ng padala. Kailangan kahit papaano nagtitira ka ng sarili mo at gagamitin mo ito sa future mo. Okay? Huwag ubos na ubos kasi mahirap yan. Pag uwi mo, wala ka. Mahirapan ka manghirap, manghingi, or mangutang kasi naniniwala sila ang mga tao sa Pilipinas na pag OFW ka, mapera ka. Which is sometimes talaga hindi totoo. Pero magkakaroon ka ng pera kung ikaw ay nagtabi or nag-ipon. Now, ano ang pwede mong gawin dyan sa mga itinatabi mo or iniipon mo? Pagplanuhan mo, mag-start up kang magnegosyo kahit sa bahay mo lang sa bakuran mo. Katulad ko, experience, nandito lang ako sa Saudi Arabia, nanonood po ako ng mga YouTube, nag-aaral, nag-write apps, tapos pinisave ko po yung mga video and dahan-dahan kong ina-apply sa Pilipinas yung mga natutunan ko. At right now, nandoon po sa Pilipinas, meron tayong mga start-up. So, pag uwi natin ng Pilipinas, meron na tayong patatakbuhin mga maliliit na negosyo, katulad ng sari-sari store, meron tayong mga tipong paupahan dahil nakapagpundar tayo ng lupa't bahay, at meron tayong tinatawag ng mga backyard farming and animals. So, ito, hindi ka magsisimula sa zero. So, kung sakasakaling uwi ka, may pera ka, maitatabi mo yung pera mo, at yung papaganahin mo lang, yung naka-available right now. So, pagulungin mo, so, siguradong kahit pa paano, iikot yan, at dyan na mismo, malay mo, dyan ka magtagumpay. So, start small, and it will become big. Yun po ay payong ka-life change, real talks po para sa lahat ng OFW, para pag uwi nyo ng Pilipinas, okay tayo. Okay tayong lahat. Okay po? Huwag tayong umasa sa naipon natin kita, dapat napalago po natin ito. God bless and life change OFW journey. Encourage you all the way, all the time. God bless and don't forget to follow, like, and subscribe.